Magandang araw, ito ang Kuya Paek at welcome sa Pinoy Art Therapy. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mag-drawing ng teddy bear. So yung teddy bear, ang basic structure niya ay isang sphere at isang cone. Mamaya yung sphere, imamanipulate natin siya para maging bean yung kanyang shape, no? Pero sa ngayon, unahin muna natin i-drawing yung typical na sphere at ito yung magde-determine kung saan nakaharap yung teddy bear na gusto natin i-draw. So ang ginawa ko dito, yung sphere, medyo in-elongate ko siya, no? Dinagdagan ko siya sa baba para mas maging oblong siya para dun sa mukha or ulo ng teddy bear. At yung cone, dahil nga nakaharap sa kanan natin yung teddy bear as indicated by the dotted line, doon ko rin nilagay yung cone. Yun yung magsisilbing parang snout ng bear o ng teddy bear. Nilagyan ko rin ng linya sa gilid, no, kasi dahil gusto ko na nakaharap yung teddy bear sa kanan natin, nilagyan ko ng linya sa gilid para ma-expose yung left side ng teddy bear, no? At doon ko ikakabit yung tenga. And then, in-indicate ko lang kung saan ko ilalagay yung matali ko. And then, ito yung katawan ng teddy bear. Ito na yung minanipulate na sphere, no? So, imbis na regular sphere yung dinrawing natin, ang ginawa natin, medyo naka-bend siya. So, para naging bean shape. And then, halos lahat ng kanyang mga appendage, no, yung kanyang paa, braso, no, ay ganun din, mga bean shape lang din. Yung isang paa niya, yung kaliwang paa, ay nakaharap sa atin, kaya hindi natin nakikita yung leg, no, pero, so isang bilog lang siya, no, isang oblong lang siya. Dito, medyo, nag-experiment ako kung gaano kalaki yung tenga na gusto ko ilagay sa kanya, no. Depende din sa proportions ng teddy bear natin. Kasi parang napansin ko na kapag sobrang laki, hindi siya nagmumukhang bear. Pero ang hirap din niya i-position doon sa kung siya ay nasa gilid niya, no? Na nakaharap kasi yung teddy bear sa kanan natin. So ibig sabihin yung kanyang kanang tenga ay magiging mas maliit kasi nga malayo yung tenga na yun. So, ang ginawa ko, chinek ko yung proportions using the invert option dito sa Photoshop, no? Pero kung pencil ang gamit nyo or pen and ink, ang gagawin nyo, i-check nyo yung proportion using a mirror, no? So, yung mirror image, ito yung parang nagiging objective eye natin. Kasi, di ba, pag meron kang ginagawa, nag-focus ka dun sa ginagawa mo, minsan, hindi ka na nagiging objective, akala mo tama pa yung proportions mo. So, yung paggamit ng mirror image, na ipapakita niya sa atin kung ano yung mga parts na hindi pala tama yung proportion or masyadong malaki. No? So, halimbawa dito, nakita ko na masyadong malaki yung kaliwang tenga. So, hindi niya na-communicate na mas malayo yung tenga na yun. At the same time, napansin ko rin na tabi yung pag-drawing ko dun sa ilong. So, kinorek ko lang yun. At pagka ganun, huwag tayong matatakot na magbura. Kasi diba, parang yung iba sa atin parang matatakot na kasi na-drawing ko na tapos buburahin ko ulit. Okay lang yun. No? Ano siya, part siya ng pag-develop natin as an artist, no? Dito naman, pinapakita ko kung paano ko gagawin yung kanyang line art, no? So, imbis na isang straight line lang siya, gagawin ko siyang putol-putol para ma-indicate natin yung texture ng teddy bear na meron siyang fur, no? So, ganun lang yung gagawin ko sa line art. May mga zigzag, may mga pointed lines, no? Para, tapos may putol-putol din para ma-communicate niya na meron siyang texture na may fur. So, mahalaga yung pag-manipulate ng outline para maipakita natin kung ano yung texture na ng object na dinadrawing natin.
So yung teddy bear, ano siya, napakaganda niyang i-drawing, na, at lagi siya nagagamit sa mga children's stories, children's illustration, para ipakita yung mga toys ng character na bata, or maaaring yung toy niya ay biglang magkakaroon ng sariling buhay, so makakausap niya yung toy niya, no? So, kaya maganda rin lagyan ng expression yung mata ng teddy bear na parang mukhang masaya yung teddy bear. So yung kilay niya would give that expression at saka yung twinkle sa kanyang mata. No? So kung mapapansin nyo kanina, yung mata na dinrawing ko, dalawang tuldok lang. No? Pero this time, nung nilagay ko na yung guide natin, no? Ang nilagay ko na talaga ay yung parang mata na merong iris at saka meron ding spark, no? Or reflection para maipakita nga na masaya yung character natin kasi may twinkle yung kanyang mata. So after doing the line art, you now determine where to put the shading. So since yung ating object ay mga sphere, no? So pwede nating i-shade siya kung paano natin typically sinushade yung sphere. So kung ang light source ay galing sa upper left, so yung lower right ng mga sphere, yun yung may shading. Tapos yung tenga, since hindi siya nakaharap sa ilaw, may shading din yung harap ng tenga. Yung kamay naman niya ay parang cylinder at saka sphere na magkaitit na. So, shade mo yung cylinder sa baba and then yung sphere sa lower right niya. And then yung kanyang mga talampakan ay hindi rin nakaharap sa ilaw, so may shading din yung mga talampakan. Ang ginawa kong shading dito or ang ginawa kong hatching dito ay parang mga curved lines na sumusunod doon sa contour ng part na yon ng teddy bear. So halimbawa itong talampakan. No? So since ini-imagine ko na hindi naman purely flat yung talampakan niya, di ba? Kasi merong naka-attach na leather dyan na nakatangit. So medyo mag-curve yung talampakan. So naka-curve din yung aking mga hatching na ginawa para ipakita yung contour ng mismo object na nilalagyan or part na nilalagyan natin ng shading. At nakita natin na bagay yung ganitong shading doon sa teddy bear kasi parang mas nako-communicate nga niya yung texture na parang fur. No? So kung halimbawa kung ang ginamit ko ay cross hatching, no? Mas parang hindi masyadong bagay, no? Kasi parang yung cross hatching
ang itsura niya parang scales, di ba? Parang kaliskis na. Pero pag ito, yung simple hatching lang, para siyang ano, fur talaga ng teddy bear. Dito naman naglagay ako ng cast shadow ng kanyang kamay para maipakita ko na yung braso niya ay nakaangat doon sa kanyang katawan. No? So, dahil doon, nagkakaroon siya ng anino sa ilalim niya. So, ang effect nito parang mas nagiging three-dimensional yung ating dinodrawing kasi merong object na nasa ibabaw, merong object na nasa ilalim. So, yun yung na-indicate nyo. So, actually, naglagay pa ako ng another cast shadow dun sa ilalim ng baba ng teddy bear. Okay, so meron na tayong realistic na teddy bear. O nga pala, don't forget to like and subscribe. At makita-kita tayo sa susunod niyong obra.